sweetheart. Saan naman tayo kukuha ng pera? Hirap na nga tayo. Baon pa tayo sa utang. Biyan mo kung bahala. Gagawa ko ng paraan. Ito! Itong mansyon natin, sasanla ko muna. Ha? Sino magkaka-interest dito? Eh, mas maliit pa to sa bahay ng taga. Eh di, isasanla ko dun sa mayaman sa Quiapo, yung may-ari ng mga pwesto ninyo. Sa kanya, si... Si Roda! Oo, isasanla ko sa kanya. Hindi pwede si Roda! Hindi, kasi inaway namin siya kahapon kasi magtataas siya ng upa. Inaway ninyo? Oo. Ako kang kausap. Sasanla ko sa kanya itong bahay tsaka yung lupa. Tay, di mo matubos tong mansyon natin, ha? Wala akong mamanahin. Sakutin na yung batang to. Sabihan mo yan. Maligo ka na nga pagkatapos ni Mokang. Baho-baho mo na. Matutubos ko to. Kaya natin yan. Kaya natin. Kaya natin ito. Tart. Tindeng. Halika na, tanghali na. Baka wala na tayong mabenta. Santino. La. Ikaw na munang bahala sa kuya mo. Alagaan mo muna siya. Ipagluto mo ng makakain. Ha? Sige po, La. Ako na pambahala sa kanya. Nga pala. Ano nang gagawin natin kay Roda? Baka mamaya palayasin na tayo ngayon doon. Paano ikaw? Dinagdagan mo pa. At Tindeng, siguro puntahan natin siya at tayo na magtakumbaba at humingi na tayo ng dispensa sa nangyari kahapon. Tindeng, wala nang ibang pupuntahan yun. Dalawang bagay lang yan. Humingi tayo ng dispensa at saka sundin natin kung anong gusto niya. Yun lang yun. Hoy! Hoy! Nasaan si chairman? Diyan po sa taas. Halika, samahan niyo ako. Tara, samahan natin. Samahan niyo ako. Naku, chairman! Magandang araw, chairman! Kamusta ka na? Halika. Opo ka. Naupo na ako. Kamusta ka na? Eto, alam mo, magsasampa ako ng reklamo sa'yo. Doon sa mga nangungupahan sa Quiapo, ayaw magsipagbayad. Sino yan? Si Tindeng! Asuncion at saka si Marites de Magiba. Aba, Diyos ko, ayaw magsipagbayad sa upa pagkatapos nilabasan pa ako ng lanseta, ganyan pa ako. Gusto akong patayin. Nagawa nila yan? Oo! Ang bihira. Halika, samahan mo ako. Halika, sasamahan. Samahan, halika. Samahan natin. Halika. Para makita nyo, mga walang hiya. Diyos ko, sumama kayo doon sa aking pwesto. Nangungupahan lang, kala mo kung sino. Kuya, pagkising ka na. Saktong-sakto pinagluto kita. Kumain ka na muna. Mamaya na lang. Hindi pa ako gutom eh. Kuya, pasensya ka na nga pala. Kay tatay tsaka kay kuya. Kasi lagi kayo na pinag-iinitan eh. Ayos lang yun. Pero di bale, huwag ka mag-aala. Kakampi mo naman kami ni Lola eh. Salamat. Tanggol! Kaya mga tropa mo. Yun! Kamusta? Okay ka lang? Ayos lang. Aba ako dyan, tayin niyo ako. Sige. Kuya, okay ka na ba talaga? Ayos lang ako. Ika na, naku, tanghali na Tindeng. Baka wala na tayong mabenta. Ay, naku, Noy. Ewan ko ba? Araw-araw na lang, laging may gulo sa bahay.
Kailan kaya matatapos ang kalbaryo natin? Eh, siguro kailangan natin dagdagan ng panalangin sa Pong Nazareno. Yan naman kasing apo mo, si Tanggol, napakatigas ng ulo. Parang ikaw. Naku, hindi naman parating masisisi si Tanggol. Kahit na gustong magbago ng bata, ay talaga namang sinusubok ng tadhana. Tindeng! Ano yung narinig namin kanina? Mukhang nagkagulo na naman sa bahay ninyo. Oo nga, eh, dinig namin. Nagwawala si Rigor. Mukhang ginulpi na naman si Tanggol. Ah. Sigurado, may ginawa namang patarantaduhan yan, ano? Oo nga eh. Ayun, pumasok na naman si Tanggol sa gulo. Bakit? Ano ba talaga nangyari? Alam niyo ba yung hold-upan dito sa Quiapo? Ha? Yun na ba ang bagong racket ni Tanggol? Hindi. Walang kasalanan si Tanggol. Nagkaroon ng barilan, gusto lang niyang tumulong, tinulungan yung mga tao. Siya ang napagdiskitehan ng mga hold-upper. Ayun, siya tuloy ang nabaril. Ayun naman pala, maganda naman pala ang intensyon ni Tanggol. Maniwala ako dyan. Sigurado ako kasangkot yan. Baka nga siya pa ang mastermind. Kilala ko apo ko at hindi siya magsisinungaling sa akin. Panginoon Nazareno, tulungan niyo po ako at ang pamilya ko. Sana matapos na ang gulo na nangyayari sa amin. Sana magkasundo na si Rigor at saka si Tanggol. Tsaka sana maayos na rin yung problema namin kay Rhoda. Panginoon, tanging kayo na lang po ang inaasahan ko na makakapag-ayos ng lahat ng to. Tulungan niyo po sana kami. Chairman! Chairman! Yan! Yan ang mga taong gustong pumatay sa akin, Chairman! Yung mga yan! Lola Rhoda, patay agad? Ah, di ba sabi ko palalayasin ko kayo? Pwes ngayon, palalayasin ko na kayo talaga! Sige! Give me yun at ang mga pwes! Sandali! Chairman, the BIN! Rhoda, sandali! Huwag mo naman kami idamay lahat! Rhoda, bigyan mo na lang kami ng konting palugit. Susunod naman kami sa kung anong gusto mo eh! Ubus na ang pasensya ko sa inyo! Wala nang palugit! Lumayas kayo lahat, Chairman Barangay! Teka! Pakoseso tayo, Rhoda! Hindi basta pwedeng papalayasin mo. Tagal-tagal lang nangungupahan dito. Nagbabayan pa. Diyos ko, ang binabayad nila pang pinila ng tira ko ng buhat ang polvo ko. Yun lang. Kailangan lumayas na sila dyan. Pwesto ko yan. Kaya kita sinamahan dito. Para magkasundo kayo kung ano man ang problema nyo. Ngayon, kung hindi kayo mag-aayos, doon tayo sa barangay. Ay, hindi. Kailangan lumayas na sila dito. Lumayas na lahat dito. Ano nangyayari? Teka, sandali. Ano nangyayari? Ano nangyayari? Hindi ba kayong mag-inapin? Nagtulungan niyo ako kahapon? Pwes, pinalalayas ko lang kayo lahat ngayon. Naku, Rhoda, teka muna. Sandali lang. Parang awa mo na. Huwag mo namang gawin yun. Ito lang ang alam namin na ikabubuhay namin. Huwag mo naman kaming palayasin. Maawa ka naman sa amin, di ba? Ano ba yung pwedeng gawin ni Tindeng para patawarin mo na siya, ha? Sabihin mo na sa amin lahat na magagawin namin, eh. Ay, gusto ko lumuhod siya sa harap ko para makita ng lahat ang tao sa Quiapo na magmamakaawa siya sa akin. Ayaw niyo yata, ano? Yung abs? Hindi, teka muna! Bilisan niyo, no? Oo, sandali, kakausapin na nga eh. Ano? Oo, ito na nga, oo! Aba, bilisan niyo, no? Hindi. Sige na, pumayag ka na. Mawawalan tayo lahat ng hanap po nga. Sige na, pumayag ka na. Wala naman tayo magagawa, ha? Kailangan natin mabuhay. Ano, balik ka na. Ay, ayaw yata eh. Hindi, ito na nga. Kinakausap lang. Kinakausap lang eh. Ay, sige na. Wala tayo ng hanap buhay. Ay, ka na. Sige na. Ay, layaw kita. Aba, kung ayaw diyan. Ito na, gagawin na nga eh. Lalapit na oh. Sko, napakatagal naman. Sige na, mawawalan tayo ng kabubuhay. O, ito na. Ay, nakatayo. Oh, hindi naman nakalukod. Oh, sandali, niya. Mabilisan na ba? Ayaw yata niya eh.
ha? Patatawarin mo na kami, ha, Roda, ha? Ayan, patatawarin na kami ni Roda. Di ba, hindi niya na kami pala? Hindi, hindi, hindi pa ako masaya. Ano? Hindi ako masaya, kailangan halikan niya ang paa ko. Ano? Uy, sobra ka na, Roda, ha? Eh, kung ayaw niyo lumayas na kayo. Hindi, hindi naman. Halik pa? Oo. Napakadali lamang, hahalik lang ang paa. Hindi. Ito na, oh. Ang tagal. Mahalik na. Diyos ko, ano yung slow mo ang halik? Nakakaloka. Gala. Tingnan nyo nga! Boss, wala po. Kumukuha lang ako ng mga pictures. Anong ginagawa mo? Boss, wala po. Kumukuha lang po ng mga pictures. Dali hindi din! Boss, wala naman pong ginagawang masama eh. Bitawan nyo! Taka! Bitawan nyo ako! Pawalan nyo ako! Don Julio, nakita ko namin kumukuha ng litrato. Boss, parang awa nyo na po. Wala naman akong ginagawang masama eh. Anong ginagawa mo sa harap ng bahay ko? Kumukuha lang po ako ng mga larawan ng bahay. Travel photographer po kasi ako eh. Bakit? Mukha bang tourist spot ang bahay ko? Hindi po. Harold, travel photographer. Aka, news reporter. Parang awa nyo na po. Hindi na po ako manggugulo sa inyo. Alam ko kung sino ang hinahanap mo. Si Ramon. Ramon si Harold. Ngayong nakita mo na siya, wala ka na bang ibang itatanong sa amin? Bakit niyo po sinabi na hindi niyo alam kung asan yung anak niyo? Dahil kaya kong gawin. Parang awa nyo na po. Wala pong makakaalam. Hindi naman po ako magsasalita eh. At sisiguruhin ko na talagang hindi mo magagawa. Ramon. Tanggol, kamusta lagay mo? Ayos lang. Pero kanina, dumugo yung sugat ko eh. Paano? Nakita na tatay. Kaya yun, pinag-initan na naman siya. Sabi ko na nga ba eh. Titirahan ka na naman yung mga rigor eh. Ba't di mo sinabing wala kang kasalanan? Oo nga, Tanggol. Namalasakit na nga tayo. At tayo pa yung tumulong. Dapat na magpasalamat pa si mga rigor sa'yo eh. Yan yun na. Baka mainit lang ang ulo kanina ni tatay. Parang araw-araw naman eh, mainit ang ulo sa inyo ni Mang Rigor eh. Tara, handa eh. Okay ka lang. Ayos lang. Bakit late ka? Problema dun sa inaalak mo. Ano ba nangyari? Mando, sa tingin ko, kasangkot si Tanggol sa nangyaring holdapan sa Quiapo. Paano ka lang kasi siguro na kasama si Tanggol sa nangyaring gulo sa Quiapo? Kanina, bago ako pumunta dito, nadatnan ko si Tanggol sa kwarto niya. Tapos napansin ko,
may dugong damit niya. Nung inangat ko yung damit, may sugat ang tarantado. Mukhang tama ng balang sugat. Preya, anong plano mo kung sakaling malaman mong sangkot nga si Tanggol sa holdapang nangyari sa Quiapo? Mando, kilala mo ako. Kapag nalaman ko na kasangkot si Tanggol sa magandong klaseng krimen, sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Sino mabubulok sa kulungan? Yung tinatrabaho namin kaso ni Rigor, sinisiguro namin na mabubulok siya sa kulungan. Yun lang pala eh. Kala ko kung ano eh. Rigor, nakita ko kasi na pumasok ka. Magkakapi ako. Gusto mo bang ipagtimpla kita? Oh! Eh bakit si Rigor lang ang inaalok mo? Dalawahin mo na. Ikaw talaga si Rigor lang tinatanong ko eh. Epal ka talaga kahit kailan. Sige na. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!